everyone, and welcome to a new episode of Surprise Guest with Pia Arcangel, where each and every episode brings you a ton of surprises. O, diba? Hindi lang one or two surprises, but a whole load of surprises because we never really know what to expect coming into the episode. Especially for me, dahil hindi ko alam kung sino ang guest natin. Just like today, pero makakatanggap ako ng isang set of clues. And for today, I shall be receiving a set of picture clues. Wow, and I will describe to you each picture that I get. First picture, Starstruck logo. Oh, so that means either matagal ng Starstruck alumnus ang ating guest. Kasi parang pwedeng old Starstruck, new Starstruck. Oh, kalaban ni Darna. Wait. Napaisip ako. Ilan bang kalaban ni Darna? Kasi meron akong kilalang isang kalaban ni Darna, pero ilan ba ang kalaban niya? Wait ha. Ang third clue natin, anong photo to? Black Rider. Okay, alam ko na. Gets ko na. Katrina Halili, ikaw bang aming surprise guest for today? Hi, Miss Pia. Yes. Hi, Katrina. Hello. Uy, good to see you. Good to see you then. Uy, nasa ano ka ba ngayon? Nasa set ka ba ngayon ng Black Rider? Dahil mukhang nasa yes, ka ngayon. Yes, Miss Pia, nito. Kasi standby area sa may, nasa tent ako. Black Rider. Oh, wow. So, buti hindi ka naka-roll ngayon. Mamaya ka pa mag-roll. Na, dinner time. Ay, dinner. Naku, okay. Sorry ha. Kumain pa kami sa dinner time hindi, mo. Okay lang, okay lang. Uy, pero first of all, congratulations dahil grabe, ang ganda ng Black Rider. And talagang making waves, pinag-uusapan talaga ng mga tao ang Black Rider. Nagulat ba kayo sa reaction ng mga tao? Actually, super happy po kami dun sa pagtanggap sa Black Rider ng mga tao. Continue siya eh. Hindi siya bumababa. Nahahawakan namin yung audience. Tapos tumataas pa siya. So, sobrang happy po kami na sa lahat ng mga pag-up namin, pinag-irapan namin, nakikita namin ngayon. Happy po kami. Napapanood niyo pa ba yung episodes ninyo kung nandiyan kayo sa taping ngayon? Yes, online. Pwede naman po manood online. Okay. Meron na sa Facebook and sa YouTube, yes. Okay, so doon yun na pinapanood. Kwento mo sa amin yung role mo dito sa Black Rider. Ang role ko dito, ako dito si Romana, isa kang skilled assassin. Ayun, nag-aral ako dito mag-big bike. Nag-aral ako ng mga martial arts, ganyan, mga hand combat. Basta nag-training ako ng mga Muay Thai, mga ganyan. Knife, barrel, minsan nag-jujitsu, ganyan. Halo-halo siya. Uy. Actually, nakakalito na siya sa dami. Ang intense naman nun. Sobra. Ito yung pinaka-intense. Mas intense pa siya sa Black Darna. Talaga? Eh kasi ito yung weapons mo kasi, no? Yeah, o, kasi sa Black Darna, sabi ko, pwede bang si Black Darna pumunta na lang dyan sa Black Rider? Kasi si Black Darna, di ba, humahawak ng poste, ganyan. Wala kang aaraling mga, parang mga stunts. Ito talaga, mahirap. Pero sabi mo ngayon ka lang nag-aral mag-big bike, pero dati ba nag-small bike? Small bike? Ano ba tawag pag scooter. 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 Marunong ka mag-scooter? Yeah. Marunong ako mag-scooter, kaya kahit pa paano, may ano naman ako mag-balance. Pero before kasi nung bata ako, na-try ko na mag-big bike, mag-malaking bike, nung mga elementary ako, may nagturo sa akin. Tapos sa semento, di parang napa-undark siya, di tuwan-tuwa ako. Tapos nung napa-undark siya, parang dinaan ko siya sa rough road pataas. Tapos yung pababa niya, parang medyo bato-bato. Takot ako, so binagalan ko, yung tumumba ako bigla. Oh no! Pero buti lang, ganun pala siya, tutumba ka pala. Yes. Nung bata ako, so may trauma ako sa bike. Kaya nung sinabi nila mag-aaral ako ng big bike, kasi ko ayoko. Tsaka nahihirapan ako magtimpla ng clutch. Before. Eh pero so ngayon, nung nag-aaral ka for Black Rider, ano yun, nag-enroll ka dun sa mga, di ba may mga ano yan, school, ganyan? Or one-on-one ba? Actually, sila yung nagbigay ng training for us. Okay. Kasabay ko yung mga taga Black Rider, nag-training kami sa Santa Rosa. Tapos, trinay ko. Tapos, okay naman, nagawa ko naman, nakinig ako mabuti dun sa ano. Kasi nung tinuruan naman ako, ano lang eh, bata pa ako and bata din yung nagturo. Eto, in-enroll naman kami. So, may nag-lesson talaga. Tapos, nakinig ako. Tapos, napa-under ko naman yung motor. Pero sabi nila, kasama sa basic yung tatayo. Tatayo, sa ko, ha? Dapat, ano yung double? Hindi ko gagawin yung tatayo. Hindi ko ata kaya yun. Wait, so, takot ako. Nakatayo tapos, habang umaandar. Yes. Oo, tatayo daw. Sabi ko, ha? Hindi ba double na yun? Sabi niya, hindi kasama po sa basic. Ah, okay. O sige. Kasi nakita ko parang ilang oras na kami dun. Sabi ko, ang tagal naman. Sabi ko, baka ito na inaantay nila. So, tumayo ako. Kasi pakuha ko ng video. Eh, hindi pala ako masyado nakatayo. Tapos sa video, sabi ko, pwedeng isa pa.
So, umikot ako. Pagtayo ko, syempre, first time kong tumayo, diba? Na-excite na naman. And big bike shop. Pag-stop ko, dahil nakatiptoe ako at big bike shop, bigla ako tumumba. Oh, no. Buti hindi ako nagka-fracture sa paa. Pero hindi ako nakalakad for mga 3 weeks. Wow! Eh, di ba ang bigat nun? So, naipit yung legs mo? Naipit yung paa ko and legs. At tuhod. Yung pinakatinamaan, tuhod talaga. So, hirap na hirap ako umakit ng stairs. Natutulog na lang ako sa baba, hindi na ako nakakakit ng hagdan. Wow! Pero ngayon, very confident ka na ba sa big bike? Ah, yes. Oh, okay na, okay na. Oh, baka naman ibig sabihin yan, pag weekend, eh, nagbi-big bike ka na rin kahit wala sa taping. hindi naman. Inaral ko lang talaga para syempre, okay naman eh. Sabi mo, sabay-sabay kayo na natuto mag-big bike. Sino mga kasabay mo from the cast na nag-lessons? Yung mga Scorpion Boys yung mga kasama ko eh. Sila Dustin, si Kim Perez, si Joaquin Manansala. Okay. Saka si Xavier. Xavier. So, ikaw lang babae? Yung anak ni Wanda. Ako lang yung babae. Ako lang din ata yung babae na nagmamotor dito. Nako, siguro, Katrina, ito very different. Parang stark contrast dun sa nakasanayan mo during pandemic because I remember during pandemic, in-interview ka, nasa Palawan ka, di ba? Dun kayo nag-sustay ng anak mo. So, very laid back ang buhay doon. Pero hindi ito yung first show back mo. No, actually, may ginawa ako, pero malayo to sa ginawa ako kasi na-stuck ako sa drama eh. Naging, dati diba, more on action and then naging kontrabida for sobrang tagal. And then for the last 4 years, puro mabait na super bait naman yung, like prima donnas, diba? Ako yung mommy nung tatlong bata. Then last year ko is Unica Iha, si Kate Valdez naman. Ako din yung mommy doon na wala nang ginawa kundi umiyak nang umiyak. Tapos and then ito yung next ko. Sobrang layo. Uh-oh. Sobrang layo. Din ako. Parang first time ko in showbiz. Parang ha? Ano to? Parang first time in showbiz. Pero ano no? Ilang years ka na ba sa industry? Since Starstruck? Kaka 20 lang. Wow, happy anniversary! 20 na kami nila, Jeneline, noong October 23 at 27. Biruin mo, 20 years na agad yon. Halos sabay pala tayo. Kasi I remember nung nag-uumpisa rin ako sa GMA, parang sikat na sikat ang Starstruck noon. A year after I joined GMA. Tapos kaming lahat talagang tutok na tutok sa Starstruck. So halos pareho lang pala tayo. Halos sabay lang. Happy anniversary to the two of us. Pero, Katrina, yung pagsali mo ba sa Starstruck, was it something that you had planned kasi gusto mo talaga maging artista? Or, wala lang, nakita mo lang na may auditions tapos inisip mong sumali? Never. Hindi ko siya dream first kasi hindi dahil hindi ko siya type. Dahil feeling ko hindi ko talaga siya kaya. Kasi mahihiyain ako, pero ako lang yung nakakaalam. Na mahihiyain ka? Oo, ako lang yung nakakaalam. Pero, sa Starstruck, ewan ko, hindi, ang tingin sa akin sa Starstruck kasi maldita, pero hindi. Hindi ko ginagawa yung task kasi nahihiya ako. Tsaka hindi ako nag-audition, Miss Pia, nakuha ko sa roving. Yung kumakain lang sa restaurant, and then sabi, pasok na ako sa top 100 ng Starstruck. Wow. Oh. Tapos di ba may mga cut yon like 100 and then kinakat sa 60, 30, 14. Every time na may mga cut na yan, kung yan nakapila ko ah, biglang pag malapit na ako, parang may mga butterflies dito sa chan ko na kinakabahan ako nila. Maalis ako, umuwi ako. Kung yan pang lima na ako, aalis na ako, uwi na ako kasi nininervous ako umakit ng stage, ganyan. Kasi stage fright talaga. Buti okay lang sa kanila na umaalis ka. Pinatawagan nila ako at sabi ko, ay, may school po ako. Hindi na po ako makakabalik, ganun. Okay lang po, ganyan ginagawa ko. Ang dami kong alibi. Tapos sabi nila, until what time yung school mo? Sabi ko, mga 5. Feeling ko tapos na kasi 8 a.m. kami pumila and then mga 1 ako tinawagan. So, kala ko 5 p.m. tapos na. Antayin po namin kayo hanggang 6. Sabi ko, And then, syempre, nahiya naman ako dahil nagsabi nga ako ng 5, bumalik ako. So, ganun yung nangyayari palagi. Parang destiny lang siguro kasi lagi ko siyang tinatakasan eh. Tuwing ako nai-interviewin. And then biglang, without you knowing it, ayan, nasa finals na kayo. I mean, umabot ka na sa... Ano nga bang official rank mo dun sa Starstruck? 8. Actually, hindi nga, wala nga alam yung family ko na nasa Starstruck ako eh. Nakita na nga lang nila sa TV. Kasi ganun ako, parang ayoko may makikita sa akin, nahiya ako, ganyan.
At saka sa Stars, oh. hindi ako nagpa-participate. Kaya maldita yung tingin nila sa akin. Pero sa kanilang lahat, sino bang pinaka naging kaibigan mo? Actually, ang pinaka naging close ko, sino ba? Unang-una si Christine Reyes. Tapos, Mark Heras. Yan, silang dalawa. Okay, na hanggang ngayon, magkaibigan pa rin kayo? Ngayon, halos lahat naman kami. Sila Sheena, sila Nadine, yes, magkakaibigan kami. Sila Yasmin, Jeneline. Halos lahat naman. Pero yung before, nung Starstruck, yung dalawa yung medyo naging close ko kasi mga bad boy and bad girl eh. Mga hindi din nagpapartisipate. Oo nga pala, no? Si Mark Heras, bad boy din pala siya nung start, di ba? Tsaka bad boy of the dance floor. Oo nga pala, nakalimutan ko na yun, eh. Oo, napasama pero, lang sa kanila, kaya naging mukhang bad girl din ako. Hindi mo kasalanan, di ba? Wala kang kinalaman doon. So, ibig sabihin nun, Katrina, kung nakuha ka lang sa Ruby, wala kang pangarap na maging isang artista? Wala, pero dati nung bata ako, mahilig ako manood ng movies. Tapos may ginagaya akong mga lines yan. Nadine Barreto, ganyan yung movie niya. Before, favorite ko yan sila doon. Pero never ko in-imagine yung sarili ko papanoorin ko. Kasi mahihain nga ako every time na may school program nakasali ako. Hindi ako, pag kami na, hindi ako tumutungtong ng stage. So, takot ako. So, nagulat sila nung nakita nila na nasa TV ka na? Oh, actually, ako rin naman nagulat din ako. Wala akong magawa. At saka, walang nakakaalam na laging gusto kong maalis. Mini matanggal sa Starstruck? Mm-hmm. Meron nga din, parang meron kaming acting workshop. Sabi sa akin, nakalimang pass ako kasi kailangan parang kunyari, Miss Bia, ikaw na, lahat umarte na, di ba? Act ganito. Hindi nila alam yung utak ko, parang, paano niya nagawa yung act ganito, act ganyan, ganyan. Yung parang ang dami ng sa kakote ko, ba't sila nakaka-arte, ganyan, ganyan. Tapos ako, pass, limang pass ako. Sabi sa akin ng teacher, alam mo, miss, walang sumisikat sa pagpapakute, ha? Kasi kung ikaw yung teacher, di ba, mapipikon ka kasi alam mong stars, artista search yung pinasukan tong mga batang to. Kasi ikaw, magkapas lang, pass. Ano mga pinasok mo? Hindi niya alam, hindi ko rin alam yung pinasok ko. Ah, okay. At yun, hindi ko kasi alam eh, wala akong idea na gano'n. Tapos yung pala sila, nag-audition pala sila, na pag nag-audition ka, magpapakilala ka, hi, I'm ganito, ganyan, ganyan, my talent is, ganyan, I can sing, I can dance, ginagawa pala nila lahat. So, wala ako, di ba hindi nga ako nag-audition, so wala akong idea na, may ganun palang talent person. Oo nga, no? Pero so now, syempre di, nagtuloy-tuloy ang career mo mula nang mag-starstruck ka. Iniisip mo ba yung, may mga what if ka ba na, what if hindi ako naging artista, ang gagawin ko, ganyan? Lagi ko lang sinasabi, Palawan, mag-aaral, magtatrabaho, magpapatanda ng konti, uwi ng Palawan. Until now, ganun pa rin naman yung ano ko. Tingin ko, ngayon, siguro mas naiisip ko na, sabi ko, sobrang pas, hindi naman pasaway, parang, ang kulit ko lang talaga, buti na lang hindi nagsawa sa akin si Lord. Diba? Kahit inaayawan ko, parang hinihila niya ako dito, ganyan, everywhere. Kasi kahit yung may mga shows na ako before, uwi na po ako, gagabihin ko, uwi na ako Palawan, ayoko na, kasi nga nahiya ako. Parang nagdire-diretso ako nung time na yun, diba? Oo nga. Parang sabi na lang siguro, ang tigas ng ulo ng bata. Ewan ko, baka nandito yung life lesson ko sa ano, sa industry. Gusto ko yung sabi mo, magpapatanda ka lang ng konti, tapos uuwi ka ng Palawan. So, sobrang ganun lang na simple. Kasi parang gusto ko dun lang sa province. Teka, taga Palawan ka ba talaga? Dun ka pinanganak? El Nida. No. Pero mas happy kasi ako pag nandun, magkakakilala yung mga tao, di ba? Hindi kagaya dito, tapos traffic. I mean, diba, at least doon mas okay. You chose to move to Palawan. Ganun talaga. Hindi dahil may mga kamag-anak ka doon or ano? Actually, may mga kamag-anak din ako doon. Dahil gusto ko nga parang, alam mo yun, nandun lang yung mga circle mo. Okay. Malapit lang kayo. Pero ngayon naman, tinupad ko naman siya. Like, after ng pandemic, doon na kami tumira ng anak ko eh. So hanggang ngayon, umuwi ka pa ba ng Palawan? Yes. Umuwi lang ako dito kapag may show. Actually, nakadalawang 8 months na ako na nagstay doon. Wow! So, pag nandun ka, syempre nandun yung anak mo, pag pumupunta ka dito sa Manila for taping, kasama mo rin anak mo? Yeah, pag wala siyang school. Ilan taon na ba anak mo? 11. Ay, laki na anak mo! May 11 years old ka na?
Meron na, kaka-11 wow. lang yan. Ang cute naman. Okay, so happy siya sa Palawan. Enjoy siya sa buhay sa isla. Yeah, super happy siya and super, ako din sobrang happy din ako kasi ang laki din ng development ng anak ko dun sa Palawan and sa school. Kwento mo naman sa amin ang buhay sa isla. Life hasn't been easy lately, so we're here to make your day, featuring amazing, funny, and heartwarming stories to bring you something bright and sweet and get you dancing through tough times. Simple joys that remind us of the many reasons we can still smile. Cleanse your timeline with Make Your Day. Join us on YouTube and Facebook and share your stories too. Let's spread more awesome, wholesome content out there. Make your day! Ilan taon na ba anak mo? 11. Ay, laki na na anak mo. Ang cute naman. Okay, so happy siya. Happy siya sa Palawan. Enjoy siya sa buhay sa isla. Yeah, super happy siya. And super, ako din, sobrang happy din ako kasi ang laki din ng development ng anak ko dun sa Palawan and sa school. Kwento mo naman sa amin ang buhay sa isla. Masaya kasi, di ba, sobrang simple lang. Marami kang mga kakilala doon and pwede ka maglakad-lakad lang doon, masarap, fresh air, malapit lang yung dagat, malapit lang yung bundok, alam mo yun, parang enjoy lang, happy lang, sobrang bagal lang ng life. Parang kasi sa akin, ang tingin ko pag Manila, trabaho, 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 puro trabaho. Kaya pag doon, wala, mas happy. So, family, self, Katie, ganyan. Wow, so kung wari after school, sabi na, ayan ka ng anak mo na para mami, tara, swim tayo, lakad lang kayo, nasa beach na kayo, ganun. Yeah, yung school niya, 5 minutes walk to the beach. Sarap naman nun. Yeah, oo, sobrang swerte nila kasi 5 minutes lang nasa beach na sila. Tapos, pagbaba lang nila ng school forest na. Wow! Asaya-saya naman nun. Okay, and then so siguro ayaw na niya pumunta dito ng Maynila, no? Titingin ko ayaw na niya kasi sobrang ganda ng school niya. Yung school niya kasi sobrang iba. Hindi siya traditional school. I don't know, hindi ko alam kung first yun sa Philippines, the Earth School. Hindi siya yung parang, alam mo yung pataasan kayo ng grades, ganyan. Parang kung ano yung kakayahan ng student, parang mag-a-adjust yung school for you. So parang very, ano, very progressive. Yeah, progressive, yes. Oh, okay. Kaya talagang mas gustong-gusto niya doon. Oo, mas enjoy siya and doon. And happy din ako. So sino yung mga kamag-anak mo na nasa Palawan din? Mother side ka ba? And brother ko nandun. Na, taga doon talaga sila or sabay-sabay kayong nagpunta ng Palawan? No, taga doon talaga kami. El Nido. Okay. Asaya naman. Now that parang back and forth ka between Palawan tsaka Manila, ibig ba sabihin nun, mas mapili ka na sa mga project na tinatanggap mo? Hindi naman. Actually, parang never pa naman ako namili ng project pero magaganda naman talaga yung binibigay sa akin. Mas nagpapaalam lang after ng pandemic na parang after nitong show, pwede bang magstay muna ako sa Palawan for like 6 or 8 months, ganyan. Kasi actually yung time lang na yun lang naman din yung time na nabigay ko sa anak ko. Kasi before, dire-diretso talaga. And napansin ko parang tumatanda na si Katie. And sabi ko, ano to, trabaho na lang ako ng trabaho. Parang gusto ko din makasama yung anak ko. Parang gusto ko din maging close kami ng anak ko. So parang nag-limit na lang ako. Parang one show and then pagkatapos, pahinga. So, that's next na alam. Pag sinabi mong pahinga sa Palawan, as in wala ka talaga ginagawa or meron ka mga negosyo doon, may mga ibang pinagkakaabalahan? Nung unang uwi ko sa El Nido, nag-try ako mag-open ng restaurant dahil yung school is second floor lang, school ng anak ko na, tapos nasa baba ako. Kaso, ang nangyari naman, biglang pag-open naman, nagkaroon ako ng shoot. So, nandito ako sa Manila. Tapos medyo mahirap, ang hirap mag-negosyo, lalo na kung hindi ka din sanay, tapos wala din ako doon. So parang naisip ko na lang, ay, close ko na lang kasi nung, parang ang hirap mag-handle ng tao. So saludo ako sa mga, may mga negosyo dyan na nakakapag-handle ng tao. Tapos sobrang hirap talaga. Ako siguro, ang business ko, mas ano, long-term assets. Okay. Mas lupa. Yun yung mas inaano ko, long-term asset, kesa mag-open ako ng mga business na hindi ko naman din kaya, baka malugi ako or mahirapan ako sa tao.
long-term asset yung mas pinaglalaanan ko ng oras ko. So pag nasa Palawan ka, yung kumare break mo na 6 months or 8 months, ano ang typical day mo? Parang full-time mom ka ba kapag pahinga ka in between shows? Yes, mas may time ako sa sarili ko kasi before wala. Yes, morning hatid sundo ako sa anak ko, tapos dati hindi naman talaga ako nakikipag masyadong socialize since yung anak ko first ngayon lang siya makikipag-socialize and gusto niya makipag-socialize. Party pa, punta na ako sa mga sa mga classmates niya. Mga ganun bonding. So kaibigan mo na yung mga magulang ng mga kaklase niya. Yeah, kasi maliit lang din naman yung circle na lang. Oo, so pag may mga children's party, ganyan, suki-suki ka na kami, doon. Kami nag-iikutan. Tapos madalas gusto niya mag-invite sa bahay namin. So madalas kami nag-iinvite pag nandun kami sa bahay, sa Palawan. So pag sinabi mong hatid sundo, paano mo siya hinahatid? Lakad lang? Ganun ba kalapit ang school? No, drive. Ah, okay. Like 15 minutes. So medyo malayo-layo din ng konti. Nakala mo, layo na ng 50 minutes. Pero kung dito yun sa Manila. malayo. Pag sa province, malayo na yun eh. So kumari nasa school na yung anak mo, anong ginagawa mo? Babalik ka ng bahay, tapos relax ka na lang. Oh, kasi hapon pa siya eh. Minsan magluluto. And pets, ngayon, nung tumira ako doon, ang dami ko ng pets. Birds, ganyan. Mga mostly parrots. Wow! So yung mga parrots mo, tinuturoan mo magsalita? Actually, hindi pa sila nagsasalit. Ay, meron ako nagsasalita ngayon pero hi and hello pa lang yung alam eh. Kasi dapat may edad na para magsalita eh. Tapos since nandito ako sa Manila, tapos mamimiss ko yung mga birds ko at hindi ko naman sila maluwas, bumili ulit ako. Nako, dito. So meron kang Manila-based at meron kang Palawan-based na mga ibon. Yung nandito ka sa Manila, nagsasalita na silang dalawa. Yung isa, African Grey. Okay. African Grey Parrot, yung parang Einstein Parrot, yung siya yung pinaka matalinong parrot and mas nagsasalita. Yung isa naman, Amazon Crown. Pag nasa bahay sila, lumilipad-lipad lang sila sa loob ng bahay. Oo, pinalilipad ko lang sila sa sala, sila yung kasama ko. And then bumili din ako ng dog. Hindi ba sila nag-aaway, yung aso tsaka yung ibon? Hindi na tayo huli nung dog ko yung bird. Pero lumilipad naman sila. Oo, syempre niya mahuhuli. Wala eh, kasi parang sanay na ako na may birds, ganyan, na may inaalagaan, ganyan. Pag wala, parang ang boring eh. Pati ba si Katie, gusto niyang inaalagaan yung mga pets? Takot siya. Gusto niya yung maliit lang na bird. Pero yung dog ko, okay lang. Kasi teacup siya. Oh, okay. Teka, kanina, Katrina, nabanggit mo na parang gusto mo kasi you want to spend time with your daughter kasi lumalaki na siya. So, how would you describe yung relationship ninyo yung dalawa? Parang, ano ba kayo? Parang magkapatid lang ba? Kasi 11 years old na siya. Medyo halos teenager na yun eh. Yeah, pero Miss Pia, actually, merong diagnose ASD kasi si Katie since 2. Okay, ASD. Kaya doon ako. ASD, it's autism spectrum disorder. Ah, okay. Pero nasa mild lang naman siya. Mm-hmm. Kaya din ako nag-alat ng time for her. Kasi nga, kailangan din niya talaga ng guidance and mabantayan ko din bago siya lumaki. And yun nga, sabi ko, sobrang perfect sa kanya yung school na non-traditional. Sobrang perfect sa kanya kasi kung traditional yun, pag hindi ka makasabay, wala, bagsak ka na talaga. Mm-mm. Kaya sobrang okay yung school for her. So parang doon na-develop yung kanyang communication skills sa school? Yeah, so kaya gusto niyang makapag-socialize. Okay. Kaya lang, medyo hirap pa siyang makapag-usap. Mm-hmm. Parang ulit-ulit siya kasi ganun yung symptoms nila. Meron silang parang echo something, yung nag-uulit-ulit ng mga words. Pero sobrang galing niya sa pag pinakilala ko sa kanya, tatanong niya agad sa'yo, it's your birthday. Tapos kahit makita ka niya next year, sasabihin niya sa'yo, kanyari, hey, it's your birthday last month. I'm sorry, I didn't agree. Ay, ang cute. Sabihin niya sa'yo. Ay, cute naman niya. Yeah, so yun ang kanya, Siya yung taga-greet dun sa buong school. Pati yung mga security doon, yung mga tao doon gine-greet niya, kaya tuntua naman sila. Kasi memorize niya yung mga birthday nila. Magaling siya sa calendar. Oh. Yes, the numbers. Ah, so pati occasions, mga anniversary, ganyan, pag sinabi mo sa kanya. No,
Actually, more on birthdays kasi yun yung ano niya, yun yung hobby, yun yung talagang gustong-gusto niyang tanungin eh. Yun yung interest niya. First kahit question. Year, ha? Actually, nagulat ako year. Alam niya. Day. Day. As in, meaning kung wag ko Friday or Wednesday, ganon? Yeah. Pag tinanong mo, what day is my birthday this year? Sabi niya, Monday. Oh, tama. Kasi, tapos may time na tinest ko siya, what day is my birthday nung 2020? Basta nag-ibang date ako, nang ibang year ako. Alam niya rin. Wait. Tapos nag-ibang year ako, 2025 or 2024. Alam din niya. Sabi ko, Katie, how do you know that? Can you teach mama? Sabi niya, nag-change lang yan ng day, mama. Pagtingin ko, parang hindi naman din, di ba? Iba-iba din. Oo, nga, compute mo, tapos may mga leap year pa, di ba? So, hindi ko alam, parang niya nalalaman. Sabi lang niya, nag-change lang yan ng day, mama. Ganun yung sabi niya sa akin. Ay, cute naman niya. Tapos yung pagka-explain pa niya, parang very matter of fact, na parang bakit hindi mo alam? Ganun lang. Oh, pero sabi mo, Katrina, she was diagnosed when she was 2. That means at the age of 2, napansin mo ba na parang may kakaiba sa kanyang communication skills? Wala siyang eye contact. Wala siyang, actually, pina-check up na siya ng doctor sa akin ng mga 1, mag-2 ata kasi wala siyang eye contact. Dapat kasi daw, dapat meron, di ba? Mm-hmm. So yun na, na-diagnose siya. Tapos nag-tinitreat ko na siya noon. Meron na siyang may mga OT, yung occupational therapy, di ba? Yeah. Speech, ganyan. So, sinasali ko na siya sa school since mga 2 mahigit, 3. Okay. Ganyan nag-school actually. Mm-hmm. Tapos meron siyang school nga dito, yun nga, na traditional. So, hindi siya nakasabay. Parang 3 beses siya nag-kinder. Kawawa naman. Oo. So, buti na lang. Yeah, super happy ako sa school niya. Kasi parang, kung saan siya nag-excel or kung saan yung mas naiintindihan niya, yun yung inaaral niya. Oo. At saka, syempre, parang, I guess, malaking bagay din na, di ba, surrounded by nature, nandyan yung dagat, nandyan yung bundok, di ba? Yes. At saka, yung mga tao naman, hindi naman din pare-pareho yung skills, di ba? Siyempre, meron din siyang ibang skills. I mean, hindi naman lahat nasusukat dun sa kailangan makasabay kasi ganito or ganyan. Baka, siyempre, magaling din siya sa ibang bagay or whatever. Oo nga. Fast na lang. Sayang, ako, ang ganda pa naman ang kwentuhan natin. Pero hindi, eto na lang. Kasi alam namin na, you're in the middle of taping and you're very busy. Baka, meron ka bang gustong sabihin dun sa lahat ng, parang all these years, sumuporta sa'yo from Starstruck Days hanggang ngayon? Thank you na hanggang ngayon. Nandiyan pa din kayo and nakitiwala pa din kayo and sumusuporta. Sobrang happy ako na antitibay nyo din, di ba? Oh, yun yung sinabi ko, antitibay nyo din, ha? Grabe yung kapit niya sa akin, ha? Para kayo si Lord. Thank you. And I love you. Ganyan. Very loyal fans. Oo nga. At kung meron kang, yung mga, syempre maraming mga, mga bata na gusto rin maging artista one day tulad mo, anong masasabi mo sa kanila? Anong advice ang pwede mo ibigay sa kanila? Parang ako ba yung dapat magsabi ng ganyan? Ibanin ko na lang, ha? Sa ano ko na lang sa ngayon. Siguro kung meron kayong gustong mangyari sa buhay niyo, parang ayusin niyo lang and pray for it, 'di ba? Hindi natin alam kasi kung ano yung pwedeng mangyari sa atin. Like ako, hindi ko din naman alam na dito ako mapupunta. So basta kung meron tayong gustong mangyari sa life natin, just pray and antayin natin yung time natin, huwag tayong magmadali. Kasi dadating din yung oras para sa atin. Very well said. Applicable sa lahat, di ba? Parang kung ano man ang gusto mong gawin sa buhay. Hindi ko nga alam yung gusto ko, di ba? Dinala na lang ako dito. Ngayon ko lang nalaman. Ay, ito pala yun. O kung anong gusto ni Lord para sa'yo, di ba? Doon ka mapupunta. Kung anong itinadhana para sa'yo, doon ka rin mapupunta. Yes. Katrina, thank you so much. Thank you for being with us. Alam namin na you're very busy. Last na, baka gusto mo silang imbitahin na manood ng Black Rider. Yes po, sana manood po kayo ng Black Rider Monday to Friday, 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. And if gusto ka nila mahanap on social media? Instagram is Katrina_Halili. And yun lang. Very, parang doon naka-focus lang. Doon lang. Oo, nako. Uy, Katrina, thanks again, ha? Thank you very much for being game sa ating kwentuhan. I hope to see you soon in real life sa tabi-tabi.
Diba? Pag may nakikita kong babae naka big bike, isipin ko baka ikaw yon. Thank you. Thank you. Nice talking to you. Thanks, Katrina. This surprise was planned by the team of Nikki Del Mundo and Aubrey De Los Reyes, edited by Shirley Pagiligan with the amazing people of GMA Integrated News. Don't forget to like and subscribe. Till the next surprise!